Yun mga katropa, may unit na naman tayo rito mga katropa. Mayroon siyang grinding sound sa engine side. So ngayon aalamin natin kung ano yung nagka-grind sa kanyang engine. So syempre bago yung lahat, shout out muna tayo kay Nilo Yu at Thomas Guzman. Shout out sa inyo sir, maraming salamat. Shout out sa mechanic group admin, kay parang Janjan, kay parang Louie, kay Sir Peter Tak, sa ating mga member, sa mga ibang group admin. At sa inyong mga member, maraming salamat mga katropa sa pagsuporta. So yun nga, yung issue nito ay yung kanyang engine merong grinding sound or humming sound. So i-check natin mga katropa para malaman natin, baka ma-encounter nyo lalong-lalo na yung mga owner ng car dyan para magkaroon kayo ng idea. So let's go! The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manapat. The Mechanic ka. TV. So ayan, naka-start yung ating unit mga katropa. Hanggang dito naririnig natin yung ano, yung ayun, grinding sound mga katropa or humming sound. Ayun. So punta natin sa labas para marinig natin ng todo yung kanyang ingay mga katropa. So yung nga palang unit natin mga katropa ay 2NRBE dual BBT ay yung ating unit mga katropa. So ito yung made in Malaysia, assemble ng Malaysia, Prodwa mga katropa. Yan, meron siyang dual BBTI 1.5 cc. So yun, kung naririnig nyo yan, meron siyang ingay. So Malaysia made Prodwa dual BBTI 1.5. so parang sa Toyota rin naman yung engine nito mga katropa, almost same lang, 2NR. So ngayon punta tayo sa underneath nya para marinig natin ang todo at i-check natin para malaman natin kung alin yung nag-grind mga katropa. Lift up natin para marinig natin ang suot, makita nyo rin. So ito yung kanyang ano sa ilalim. So yan, kung maririnig yung mga katropa. Pag naka aircon yan, mas malakas mga katropa kasi nakakaroon siya ng load. So ngayon alamin natin kung saan nang gagaling yung ingay. So yung umiikot niya dyan, alternator, water pump, aircon, saka yung crankshaft lang, tapos yung kanyang tensioner, yun lang naman mga tropa yung umiikot dyan. Yun. Tensioner, alternator, yun, water pump, aircon, saka yung kanyang crankshaft. Lagyan natin ng ilaw para maganda yung ano natin. So wala tayong paglalagyan ng ilaw. So ganyan na lang. Yan. Yan. So simple, basic na basic lang yung kanyang ano mga katropa. Yung kanyang position ng belting. So hanapin natin yung ingay mga katropa. So meron tayong metal ito, flat bar. So ngayon hahanapin natin. Sa paghahanap ng ingay, simple-simple lang mga katropa. So sa paghahanap ng ingay mga katropa, kung ulit tumutunog, so gamitin lang natin ang flat bar. So itututok natin sa compressor na ganyan yung ating flat bar. Yan. Pakinggan yung ganyan. So meron siyang konting ano, konting affected dun sa grind. Tapos pupunta kayo sa alternator. Alternator. So meron din siyang affected na ingay. Punta tayo sa water pump. Yan. So sa water pump malakas yung
yung ingay mga katropa, nararamdaman sa water pump. Tutok na tutok yung ingay. Yeah. So suspect natin dito siyempre, suspect natin dyan mga katropa, water pump yung umiingay. So para malaman natin, tanggalin natin yung drive belt niya mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manapat. The Mechanic ka. TV. So yun, sa pagre-release ng ating tensioner, hihilahin lang natin. Meron siyang ano rito, ayan. Kung ganitong design yung gagawin nyo, yung iba kasi ano, mga adjuster bolt adjuster. Yan. So ganyan lang. Hihilahin nyo lang ganyan, ma-release nyo na yung belt nyo. So i-release muna natin yung belt mga katropa. Wait lang. So yun, makarelease na yung ating belt. Tapos bitawan muna natin yung tensioner. Labas natin yung drive belt. Pag nailabas natin yung drive belt, pwede nating i-manual ikot yung pulley kung alin yung nagga-grind. So dito sa tensioner, wala. Dito sa compressor, wala. Tingnan natin dito sa alternator, wala rin. So ito yung water pump. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. So ibig sabihin, water pump yung umiingay. So yung bearing niya, although wala siyang leak, pero yung bearing niya is bumigay na mga katropa. Yung sa pagtatanggal naman mga katropa, kailangan natin itanggalin yung tensioner. Ayan, meron siyang 2 bolt na 12mm para mag-give way dito. Ayan, tinatamaan kasi yung isang bolt ng water pump. So meron lang siyang 5 bolt. 1, 2, 3, 4, 5. So meron siyang 5 bolt sa water pump mga katropa. So ipapalitan natin ng water pump yan. Ayan o. So yun yung nagka-grinding sound sa kanyang engine. So ganun lang pagdadiagnose sa mga katropa pagka may maingay na parang bearing or kung ano dyan sa ano nyo. Pwede nyo siyang, kagayang ginawa natin kanina, metal detector na detect natin dito nga sa may water pump. Pwede nyo rin gamitan ng hose. Kung wala kayo, kung ano meron na available na metal na ano, or hose para marinig nyo yung ano, yung sound. Yan. Ito yung, hindi siya naka-on yung aircon, wala namang umiingay. Pag hindi naka-on yung aircon, ibig sabihin, bearing lang dito sa pulley ng aircon yung iingay dyan. Pag naka-on yung aircon at umiingay yung, halimbawa sabihin natin hindi water pump, hindi tensioner, hindi rental alternator. Pag ino-on nyo yung aircon nyo, nagwa 1:1 kasi yan eh, yung pulley tsaka itong magnetic clutch. So pag umiingay, ibig sabihin, yung bearing sa loob ng compressor or yung bearing dito sa may area dito. Pag naka-off yung aircon nyo, umiingay, ibig sabihin, yung aircon pulley, bearing, kasi may bearing itong aircon pulley mga katropa. Ito wala naman yan. Yan. Pag nag 1:1 na yan, naka-on, tsaka umiingay, parang grinding, so, sa compressor, either yung bearing niya mga katropa. So, ganun lang. Sa water pump, alternator, kahit anong unit, ganun lang ka-basic yung pag-check ng grinding sound kung biglang may umiingay mga katropa. So, yun, tanggalin muna natin yung water pump mga katropa para mapalitan natin. So, siyempre, sa pagkatanggal ng water pump mga katropa, i-giveaway natin yung auto tensioner, tapos i-dry natin yung kanyang tubig sa radiator para hindi tayo masyadong maligo ng tubig pag tinanggal natin yung water pump. Kasi dito tayo sa ilalim magtatanggal mga katropa, hindi sa taas. So, yun muna yung gagawin natin mga katropa. So, yun mga katropa, natanggal na natin yung water pump. Ayan, meron pala siyang 2, 4, 6, 8 na bolt. 12mm tsaka isang 14mm. So ito yung ating water pump na bago mga katropa, Aisin. Yan, Aisin. Ito, smooth na smooth yung ikot. Ito yung ating lumang timing belt na, ay timing belt, sorry. Lumang water pump. Ayan. Ang gas pang ng tunog mga katropa. Ayan o. So bumigay na yung bearing niya. Wala siyang leak pero bumigay na yung bearing mga katropa. Ayan. Ayan o. Ang gas pang o. Ayan. So yan yung bago. Gamit tayo ng Aisin water pump mga katropa.
o-ring na rin yan. So ngayon i kakabit na natin yung bago mga katropa dito sa ating housing engine. So yun mga katropa, nakompleto na natin yung ating water pump, drive belt, tensioner. So ngayon lagyan natin ng Toyota coolant long life. So sa paglalagay naman ng Toyota coolant mga katropa, so maliit lang yung radiator nito mga katropa. Huwag tayong susobra sa paglagay nito kasi ito is pure coolant. So kailangan natin siyang i-mix ng water. Hindi siya pre-mix mga katropa. So pagka mga example Toyota Hilux, so pwede natin lagyan ng 2 liters or 1 liter lang mga katropa. Kasi medyo pag purong ganito matapang yung coolant, kumakain ng alloy. So ito lagyan lang natin ng 1 liter, medyo maliit lang naman kasi mga katropa. O kahit di natin ubusin yung 1 liter dito, okay lang. Kasi medyo puro to yung mga katropa. Mahirap nang konti lagay natin sa dito sa reservoir yung natira. Tapos i-mix lang natin ng tubig. Tubig ng nawasa. Pero mas maganda kung distilled water. Mineral water yung ilalagay nyo mga katropa. Halimbawa nag-drain kayo, yan. Medyo mahal yung mineral water. Pero maganda kasi nga naka-yun. Purified na yun mga katropa. So yung natira lagay natin dito para halo natin dito sa tubig niya rito. So yung engine na to almost same lang ng Toyota yan. Pero Produa mga katropa, Malaysia. So yun. Tapos start natin. Tingnan natin kung iingay pa. So yun, ilang kilometer din ako lang yung kilometer niya. So tingnan natin sa labas. So yun, wala na mga katropa, tahimik na siya. So yun, ganun lang naman kasimple mga katropa yung pagdadiagnose ng ingay. Yun nga lang sa mga ibang unit, medyo yung place is masikip mga katropa, kaya medyo hirap kayo magano. Pero ganun na ganun yung gawin nyo mga katropa. Matitress nyo yung nag-humming o nag-grinding dyan sa front ng engine nyo. So ulitin ko, 1.5 dual DBT, saka parang Toyota lang yan, 2NR. So yun, okay na siya, problem solved. Hindi na sila napunta sa kung saan-saan. Yung iba kasi sabi sa may chain, sa may ganyan-ganyan. Hindi ko lang alam mga katropa kasi iba-iba ng diagnose kasi yung iba. Pagka sabi ng iba sa compressor, ganyan. So mahirap na magsalita kung hindi tayo yung magda-diagnose mga katropa. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa ating ginawang kung paano natin i-chinek yung humming sound or grinding sound ng ating unit. So hanggang sa muli mga katropa, yan, stay safe tayo lagi.